Hello mga convincers, ang mangpanig ng mundo kayo naroon ngayon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Sir Vince, ang inyong teacher dito sa Usapang Pera Live at isa na namang very interesting na pera-aralan episodes ang ating i-discuss ngayong gabi. Okay, so bago po ang aking ginagamit na paggawa dito sa live, no, so bear with me, baka mamaya ay mayroon po tayong mga technical issues. So tignan po nga po natin. Kayo, naririnig niyo po ba ako ngayon? Mag-show of hands nga po kung kayo ay naririnig ninyo ako. Okay, sige. Very good. Okay, so para sa ating pera-aralan segment, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa 10 Commandments to Retirement. Kasi marami sa atin ang naghahangad na mag-retire ng maaga. Tapos, meron po tayong panibagong segment. Ang pangalan niya ay Emperador. Itong Emperador ay mga success stories, mga inspiring stories na ibabahagi natin para tayo ay matuto tungkol sa paghahawak ng pera. And then, mayroon din tayong pera paraan. Ito namang pera paraan natin ay mga how-tos, no? Ang didiscuss natin dito ay how to remit Pag-IBIG and SSS contributions online, lalong-lalo na kapag kayo po ay OFWs abroad. Ano ba yung mga options natin? Okay, so mayroon na po tayong mga, dumarating na po ang ating mga viewers at may mga bumabati na. So bago tayo magpatuloy ay bumati muna tayo sa kanila. Tingnan natin ito, no? Si Jamali, is with us. Nakikita niya yan. Okay, si Rosabel Valencia is also with us. Sabi niya they're watching from somewhere. At saka si Mayet, no? Si Mayet, sabi niya siya ay watching from Saudi. Okay, so tingnan natin itong si Noslark. Grabe, Noslark batal ba yan? Okay, sabi niya, I'm 38 and I'm planning to retire at 40 years old. Been working here in Doha for 12 years already. Okay, oh my God. So meron ka na lang palang 2 years, no? Clarkson, nakakainis naman kasi binabaliktad yung mga pangalan eh, di ba? Clarkson, okay? So yun pala yung gusto mo, no? Mag-retire na at age 40 at 38 ka na ngayon. So titignan natin kung kakayanin ba talaga na mag-retire tayo by the age of 40, given na 2 years na lang yung natitira. Okay, so tignan din natin ito pa, no, mga bumabati sa atin. Si Lydia, hi Vin. So, watching from Bristol, Virginia ba yan? Okay, si Aya Taktakay, hello from Japan. Wow, kumbangwa po sa inyo, no? Okay, sino pa ito? Si Jai, hello Sir Vince. Okay, ito naman, from Angono Rizal, dun lang sa may likod namin kasi ako po ay nasa Kaintak Rizal, no? Our house is about 20 minutes away from Katipunan at kung saan ako nagtuturo sa Ateneo, kaya very very convenient for me, no? Tapos, tingnan pa natin ang sabi ni Mike. Sabi ni Mike, exacto 30 years old ako now and planning to retire at 40. Okay, nako. Sakto-saktong Mike at you are with us tonight. Kasi ang pag-uusapan natin ay mayroon akong ilalahad 10-year plan to retirement mamaya. So saktong-sakto ito for you. Ayan. Okay, meron namang bumabate from Korea. Si Chang Naida, anya nga sa'yo, okay? No, anya nga sa'yo. No, lahat naman. Sige nga, maglaban-laban tayo. Pakilagay ka po ninyo sa comment section kung paano bumabati kung saan kayo naroon ngayon. Siyempre, dito sa Pilipinas, ito ay mabuhay! Okay, dige. At saka, siguro napapansin nyo, no, yung ako, may setup na tayo sa likod, okay? May setup na tayo sa likod. At sinabit ko na ang ating rainbow flag bilang last day ng Pride Month yesterday. So sabi ko, sabit na natin yan para lagi tayong may reminder. Tapos kinuha ko na yung mga gamit ko sa office para naman magmukhang meron akong kaunting background at hindi parati yung aking sliding door ang inyong nakikita. Okay, sige. So, i-discuss natin itong i-discuss natin itong ating topics for this evening. So, unahin natin ang 10 Commandments to Retirement.
So ano nga ba yung mga 10 commandments to retirement? So pero aralan 10 commandments to retirement. So syempre bago tayo magpatuloy, plugging muna, mayroon po tayong bagong sponsor ngayon at very excited ako kasi ito ang Mystery Manila. So ang Mystery Manila, ito ay yung mga ano no, parang treasure hunt, something like that, mga investigative crime investigation scenes. Marami silang mga theme ng mga puzzles and mga games. At dati ay nandoon sila sa mga malls. Hindi ko alam kung naka-open na sila ngayon, pero what they've innovated on is they now have Zoom mystery games, no? At ito yung collaboration natin with them. Yung Mystery Manila, pwede kayong makakuha ng 10% discount. Pumunta lang kayo sa kanilang Facebook Messenger at ilagay, sabihin ninyo na kapag kayo ay nagpapareserve ay narinig nyo kay Sir Vince. So, ang code lang ay Sir Vince and they will give you 10%. Nako, itry nyo po yan kasi ako po actually kagabi sinubukan ko yan, no? Ang aming nilaro ay murder mystery na kami yung mga magkakaibigan yung magkakasama sa Zoom meeting na yan. Tapos may moderator at saka nagsasabi ng mga instructions. Tapos huhulaan namin kung sino yung pumatay, kanino, ganyan. It was a really, really fun way of getting connected with our friends whilst observing social physical distancing. Nandun pa rin yung social connection pero physically ay may ano tayo, no? May distansya tayo sa ating physical. So, yan po, Mystery Manila, bisitahin po natin sa kanilang Facebook page at 10% discount. At anywhere po yan in the world, po pwede kayong maglaro ha, kasi Zoom naman ito. So, pwede kayong nasa UAE, pwede kayong nasa Europe, nasa America, nasa Australia, sa Japan, no? Actually, bala ko nga, na kami magpapamilya, ay gagawin namin yan para maglaro kami ng mystery game. So, try nyo po, Mystery Manila, Escape Room is a very, very good game. Okay. So, pagpatuloy natin. So, commandment number one for the 10 commandments. You shall retire when you want. Okay? So, nakikita nyo dyan ngayon, may picture tayo at ang libro niya ay Your Money or Your Life. Yan si Vicky Robin. Siya actually ang nagpauso na ang sabi niya, pwedeng-pwede talaga na tayo ay mag-retire at hindi natin kakailanganing antayin ang edad na 60 or 65 years old. Ang sabi ni Vicky Robin ay, we can retire early by living in extreme frugality at first. So ang sabi niya, magtipid ng magtipid tayo ng unang-una muna ng mga siguro isang dekada, tapos yung mga susunod na mga taon, we can already retire with a simple lifestyle. So kaya ako po gustong-gusto yung kay Vicky, no? It says in her book na ang retirement is not about age. In fact, I've been really discussing about the three kinds of retirement already, di ba? Ang sabi ko ay mayroon tayong tatlong klase ng retirement. Yung unang klase ay nominal retirement, which means ito yung by age 60 or 65 years old. Sa ibang bansa nga ay pinupushback nila ito dahil may problema ang kanilang pension funds, pero sa atin sa Pilipinas technically pwede ka nang mag-retire sa SSS ng 60 years old. I think even with GSIS 60 years old ang ating nominal retirement. Tapos the second kind of retirement ay tinatawag nating financial retirement, and that means we have enough money, passive income, to cover our lifestyle. And of course, when we talk about lifestyle, that equates to expenses, that equates to money. So, yaan yung, meron ba tayong resources? Meron ba tayong enough passive income? Ano ba yung mga passive income natin? Rent, dividend, capital gains, interest, royalties, pension, no? These are our passive incomes. Usually kasi ang mga Pilipino, kadalasan ang focus ay active income o yung income na pinagtatrabahuhan. Kaya tumatagal pa bago mag-retire. In fact, sabi nga sa isang study, no, ako in my estimate, about 90% of Filipinos will still need to work even when they reach retirement age. Okay? So yan po yung ating ano, no? Yan po yung ating three kinds of
Retirement. Ayan. Okay. Sige. So, pagpatuloy natin ang ating discussion. Naku, ginugulo talaga ako ni Milo, no? Yan. Okay. So, yan po ha. Kung ano, reminder lang ulit. If you're interested, Escape Room, Mystery Manila. Naku, hindi po kayo dito magsisisi talaga. It's really a very, very good game. Okay? Okay. So, let's go to, ano, no? Continue the discussion on retirement. Ang tinatawag doon, ang tawag doon sa mga taong gustong mag-retire ng maaga ay FIRE, or ito yung financial independence, retire early. Ang ibig sabihin nito, tayo ay hindi natin inaantay na tayo ay magkakaedad na para tayo ay mag-retire. Okay? So, ako I consider myself as already retired, but the third kind of retirement, which is productive and meaningful retirement. What does that mean? Mayroon na ako, hindi pa ako age 60-65, obvious naman, no? Wala po lang. Ito nyo naman ang aking, ano, inaalagaan ko naman ng aking skin, di ba? So, yung tinitignan natin dito ay meron tayong financial capability to be able to live our life. Yung passive income is enough to cover the expenses. Pero you choose still to work something that you enjoy doing, something that you find meaningful. Kaya ang tawag natin ay productive and meaningful retirement. And that's also when people do things not only for themselves, medyo may pagkaano na, self-actualization na. You're doing things because you want to help the community, you want to be a positive social agent in this world. Okay, so yan po yung ating third kind of retirement, which is productive and meaningful retirement. Okay, so FIRE, usually yung mga gustong mag-retire ng maaga. Yan ang tawag. Financial independence, retire early. So, yun yung ano natin, no? Okay, so patuloy natin. Kayo ba, how many years from now do you plan to retire? So, si Mike kanina ay sumagot na. Sabi niya ay 38 years old siya. 2 years na lang ay gusto na niyang mag-retire by the age of 40. Kayo ba, ilang taon nyo gustong mag-retire? Or how many years more from now bago kayo mag-retire? Ilagay nyo naman po dyan sa comments para makita natin. Tapos try natin na sagutin at pagplanuhan at magbigyan ko kayo ng tips. No? So actually yung kay Mike, yung very interested ako yung kay Mike. Mike, mayroon ka na bang passive income that will be able to cover your lifestyle when you retire by the time you reach 40? So pakisagot naman nung ano ninyo, no, yung inyong pakisagot naman dito sa comment para makita natin. Okay, so si Ariel Duño, sabi niya siya ay magre-retire by age 50, pero hindi ko alam kung ilang taon ka na. Si Swida ba to? Oh my God, ang Swita. Okay, so si Swita ay 40 years old. Gusto din niya mag-retire katulad ni Mark. Si Yolanda, sabi niya 2 years daw. Okay. So, ayun, no? So, si ano? Si Ariel? Sandali, nawala. Ayun. Nawala na ulit. Sorry. Ayun na. Si Ariel Duño, 10 years from now daw siya. Magre-retire. Si Delia naman ay 5 years from now. Okay. So, medyo may mga ano, no? Malalapit na talaga. Si Virginia Bailon Bellarmino, sabi niya, 4 years more to retire and she is now 56 years old. Okay. Tapos itong si ano, gusto ko itong kay Gigi. 45 siya ngayon at gusto niyang mag-retire by 55. Okay, so tamang-tama yung prepare ko talaga for you. Kasi ang sabi ko ay, yung mukhang yung mga maraming mga Pilipino, ang gusto nila ay magkaroon ng mahaba-haba namang time frame to prepare for retirement. In fact, for us, we started our planning when we were 23 years old. At ang sabi namin ng partner ko ay, by the time that we reach 40 years old, so that's about 17 years, kami ay magre-retire na. Pero sa awa ng Diyos, instead of waiting until kami ay mag-reach 40, so 23 years old, by the time na mag-31 kami, we were already having productive and meaningful retirement. Okay, so tignan natin ano ba yung mga pwede nating gawin, no? So, pupunta na tayo sa ating emperador portion, which is, ito yung
inspiring story, ito yung success story na ilalahad ko sa inyo para magkaroon tayo ng inspiration and motivation at makita natin na, uy, pwede pala. Kasi kung kaya ng iba, of course, may chance din na kaya ko. At yung pag-uusapan po natin, gagamitin nating examples, ay mga taong makakarelatean natin. Hindi yung mga talagang, wow, mga tycoon-tycoon na, no? Ito yung mga taong, tingin ko, makakasalamuhan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, so, productive and meaningful retirement in 10 years. Okay, so yan yung balak natin gawin. So, paano ba natin ito gagawin? So, unang-una is, we have to identify, we have to calculate how much our annual lifestyle is. So, magkano ba yung ginagastos natin kada taon para malaman natin kung ano yung ating lifestyle. So, maganda yan, i-breakdown mo muna per month. Tapos, ay lalagyan natin ng per, i-multiply natin by 12, no? Tapos kasi usually, kaya ko per annum yan na pinapalagay sa atin dahil mayroon tayong mga regular and scheduled expenses. Kapag nag-zoom in lang tayo sa monthly na budgeting natin, usually nakakalimutan natin yung bigger picture na scheduled expenses. So what are the scheduled expenses? For example, education of children. Hindi ka naman buwan-buwan nagbabayad ng matrikula, di ba? Pagpapaayos ng sasakyan or ano, no? Or of course, retirement. When you talk about retirement, gusto mo ng bakasyon. Hindi ka naman siguro buwan-buwan magbabakasyon. So scheduled yun. Kami ng partner ko ay every 6 months yung balak namin na kami ay nagbabakasyon. At yung bakasyon actually ay more of staycation because our work before used to require us to travel a lot. Ngayon nga ay naninibago talaga ako kasi dahil dito sa pandemic, di ba? Ay mag-aapat na buwan na kaming magkasama dito sa bahay. At yan yung pinakamatagal na magkasama kami. Sabi ko nga, naku, magpapalit na yata tayo ng mukha, di ba? So, yan yung ano, no? Yan yung titignan natin kapag tayo ay magpaplano, no, for 10 years. So magkano yung iyong annual na lifestyle? So i-estimate mo yan, okay? I suggest na you get a pen and paper while you're doing this at isulat nyo, scribble nyo lang and you follow through me para makita natin kung ano yung customized para sa inyo, no? And then match with appropriate investment products. Kasi kailangan nating mag-identify kung saan manggagaling yung pangpopondo natin dun sa annual lifestyle na yan. So, saan, anong investment product? Anong source of income? At hindi natin, hindi dapat galing from employment yung tinitignan natin dahil, dahil yung yan ay magiging ano na, magiging active income na, dapat ay passive income yung tinitingnan natin, di ba? So imamatch natin yung appropriate na investment product according to the annual amount of expense na na-compute natin, okay? And of course, because this is we are investing for retirement, it is very important that we choose investments that are safer. Kasi nakasalalay na yung buhay natin dun eh, di ba? So dun dapat tayo sa safe, yung sa sigurado tayo, yung hindi siya nagpo-fluctuate, no, na may taas, may baba. Pero kahit ang hinahanap natin yung steady and smooth yung kanyang pagtaas, ito ay predictable and stable, di ba? Consistent, predictable, stable investment ang gusto natin. Parang love life, di ba? Ayaw natin ng love life na roller coaster ride. Gusto natin ng smooth sailing, predictable, stable, and consistent. Oh, take my word for it. I've been in a relationship for 18 years now. In 10 days, kami po ay magse-celebrate na ng aming 18th year anniversary. And the same principle that I use in maintaining my relationship, ganun din ang hinahanap ko sa mga investments, di ba? So, yun yung ano, tignan natin. Okay, so after natin ma-match yung makita
yung appropriate investment product for our retirement fund, i-determine ngayon natin yung target na return. Okay? So in this process, medyo mag-hunting tayo, magre-research tayo. Tapos, ang isa din dyan ay, this will be an iterative process. Okay? Magiging paulit-ulit siya kasi titingin tayo kung ano yung pinaka-okay over time. So, i-determine natin yung ating target return. Tapos, after that, i-compute natin yung retirement fund requirement. So, kapag nakita na natin yung target return, how much then do we need to be able to retire? So, magkano yung kakailanganin natin na total amount of fund that will now be our retirement fund? At yan, nakaasa na dyan ng ating buhay, kaya kailangang protektahan siya. No? So, yun yung ating hinahanap. So after natin ma-compute for the retirement fund, magka-craft na ngayon tayo ng savings and investment plan to come up with the retirement fund. Okay, so sabi nyo man siguro, nako naman sir, ano ba yan? Puro naman mga numbers, ay mga instructions. Bigyan mo naman kami ng actual example para mas maintindihan natin. Oh, of course, inisip ko po yan. No? Alam ko po na yan yung gusto nyong makita. Kaya ito ang ating sample calculation. Okay. So, sample calculation, tapos ang retirement natin ay in 10 years at ang gagamitin natin na investment ay Pag-IBIG MP2, no? As an example. So, the first question, how much is your annual lifestyle? Sabihin natin, for example, ang annual lifestyle, ang per month mo ay 50,000 pesos. So, ang rough estimate is about 600,000 pesos per year. So, yan yung iyong annual lifestyle. So, next question, match with appropriate investment product. So, sa may secure muna tayo at medyo madali, yung hindi tayo nahihirapan, intindihin, Pag-IBIG MP2. Okay? At i-determine natin yung target return. So, pag-IBIG MP2, yung target return yan, usually mga, kasi no, in the past years, mayroong 4, 5, 6, 7, 8, tapos 7%. So, usually naglalaro siya sa rate na yon. So, I think safe na i-peg natin sa 5%. So, ilagay natin 5% per annum ang return ng Pag-IBIG MP2. Okay? After that, i-compute natin yung retirement fund requirement. And how do we do that? We will now divide the annual lifestyle. I-divide natin yan by the target return, which is 5%. So 600,000 divided by 5% will give us 12 million pesos. Yung 12 million pesos mo, that is now your retirement fund requirement. Given your lifestyle and given the return that you are targeting from the investment product that you identified. So, naloka kayo, no? Oh my God! Ang laki pala! Kapag 12 million yung kailangan ko, kapag 50,000 pesos per month yung kailangan ko, ay 12 million pesos ang retirement fund ko dapat kung balak kong magkaroon ng 50,000 a month dahil ang return ay 5%. Kasi work backwards natin, ha? So, 12 million times 5% is 600,000. 600,000 divided by 12 months is 50,000. So, ang gagawin mo lang ngayon, ilalagay mo yung 12 million pesos sa Pag-IBIG, tapos every year, manganganak yan ng 600,000 pesos, ilalagay mo sa bank account mo, and then every month, dun mo na kukunin yung 50,000 na allowance mo. And now you are financially retired. Pero of course, alam ko yung nasa isip ninyo, parang, oh my God, kailan ko pa yan? Kailan ko pa yan maiipon, di ba? Servings naman, niloloko mo naman kami, gaano ba naman katagal yung 12 million na yan? So the next step is craft a savings and investment plan. So kung 10 years yung ating time frame, magsisave ka ng 1.2 million pesos per year or 100,000 pesos per month para pagdating ng 10 years, mayroon kang 12 million pesos. Okay, no, nako. Marami siguro sa inyo yung parang, ganun pala yun, di ba? Oh, okay. So, tinignan natin yung Pag-IBIG MP2. Oh, that's one example. Let's take a look at other investment opportunities. Oh, so, tignan natin yung investment opportunity natin.
At kung ang papalitan natin yung Pag-IBIG MP2 ng rental property. Okay? So, paano natin ito gagawin? So, first step ulit, how much is your annual lifestyle? It's the same amount, 50,000 a month, 600,000 per year para malinaw na yung ating we can compare yung ating example. Match with appropriate investment product. So, for example, so ang gagamitin natin dito ay rental property. Tapos itong rental property ay 8 years return on investment yung ating gustong i-target. So, ibig sabihin, mababawi natin 100% of our investment within 8 years. So, kapag yun yung titignan natin, 100% divided by 8 years na target, 100 divided by 8, that is 12.5% on average. Yaan yung target return nung 8 years ROI. Okay? So, pag-determine natin ng target return, so yan na yun, 12.5% per annum. And then, i-compute natin ngayon yung retirement fund, that is 600,000 pesos divided by 12.5. So, instead of 12 million pesos sa Pag-IBIG, kapag pala rental property ang tinignan mo, 4.8 million pesos lang yung kakailanganin mo. So, mas maliit yung ano no, nadihamak yung i-save mo for this. At I think marami ng mga OFWs ang magsasabi na, uy, mas nagiging realistic na to. Okay, tapos now you craft a savings and investment plan. So, crafting your savings and investment plan, so you save 480,000 pesos per year kasi 4.8 million divided by 10 is 480,000 or 40,000 pesos per month. So kapag ikaw ay sumusweldo ng 100,000 pesos per month and you want to retire within 10 years at rental property ang iyong gagawin, mag-save ka na ngayon ng 40,000 per month para magkaroon ka ng 4.8 million pesos. Of course, marami po tayong mga pwedeng gawin para mas mapabilis 'yan, okay? Accelerating that. One way of accelerating that is to get a bit of leverage. So, at yun yung gagawin natin na example mamaya, no? So, meron tayong live example for this. Live siya dahil ito ay hindi imbento kasi isa ito sa mga in-advise ko na success stories para tayo ay ma-inspire. No, sa totoo lang, hindi pa niya alam eh. Pero kanina, tanong ako ng tanong. Sabi ko sa kanya, padala man yung picture ng ganito, ng picture ng ganyan, at ano to, ganyan. Para, hindi niya alam na kinukuha ko na pala siya ng information at i-share ko yung kwento niya. No? So, ito po ang aking si Ate Sheila. So, si Ate Sheila po ay pinsang buo ko. At yan, no? Nakikita nyo sa picture ngayon dyan, sila ay mag-anak. So, plain housewife siya, pero marami siyang mga iba't ibang ginagawa. Si Noel, ang aking bayaw, ay isang seaman. At yan ang kanilang anak, no? Si Shandri. I think ninong ako niyan, of course, no? So, makikita nyo dito, sa pag-uusap namin, no? So, sabi niya, yan yung bahay na Luma Yeng, okay? Yeng ang tawag ng mga kapamilya ko sa akin. Yan ang aking palayaw. Kaya sila lang ko yung tumatawag sa akin yan. So makikita nyo yung yan yung lumang bahay. And what is very, ano doon, no? What is, bakit ko siya pinalagay dyan? What's very interesting kasi is si, ano, si Ate, si Manang Sheila, no? At saka si, Noel, ay kumuha ng advice ko, siguro mga 10 years ago na. And they were asking, paano ba namin naayusin ang aming finances? Ganyan. Tapos, so isa, nung ginawa ko yung kanilang analysis, nakita ko na very typical sila of the middle class na nakapagpatayo ng sariling bahay, pero, pero yung ano nila, yung kanilang cash flow ay mahina. Kasi nauna na in-address yung kanilang mga, in-address yung kanilang mga pangarap, 'di ba? Kasi 'di ba ang usually ang mga pangarap kapag tayo nag-abroad, kapag tayo galing sa kahirapan, magkaroon ng bahay ganyan. So nagpatayo sila ng bahay at yun nga yung picture na nakikita niyo diyan ngayon.
At seafarer si Noel, tapos si Manang at saka si Shandri lang yung titira sa bahay. Pero ang laki ng bahay. So sabi ko, yan yung mistake ng maraming mga middle class. Kasi pinapatayo agad yung inyong dream house and now you have a very big asset which is your house. And your house is your biggest asset pero non-earning siya. So sabi ko sa kanya, challenge ko silang dalawa. At ang sabi ko, kung talagang seryoso kayo and you want to improve your life, baka pwede ninyong hatiin yung bahay. At yung bahagi lang ay, ako nga sabi ko dati ay hatiin, tapos yung isa parentahan, yung isa ay doon titira muna si Shanri at saka si Sheila, di ba? Habang nasa laot si Noel. Pero dito sa communication namin na nakita nyo, they went more than that kasi four doors yung ginawa nila. So ako ituwang-tuwa because sinusunod nila yung aking advice. Tapos from there, makikita nyo naman doon sa babang picture, no? Ay mayroong pinapatayo na bahay. At yung nakalagay dyan, ang sabi niya, yung ito yung ito yung eight doors na pinapatayo. Okay, so doon sa likod ng bahay nila, at may makikita kayong ano, no, building na doon, yan ay school. So may market, no, for their apartment. Okay, so yan. At doon sa likod ng bahay nila, nagpatayo sila ngayon ng eight-door apartment coming from the income derived from the rental property, yung dating bahay nila. At saka syempre yung ipon ng income galing sa pagiging marino ni Kuya. Actually, hindi ko sila kasi kinukuya kasi medyo magkakaedad naman kami, no. Si Noel, 'yun. So, 'yun yung ano natin at yan yung example natin, no? And yan yung picture mismo ng pinapatayo na ano, nung pinapatayo pa yan, I think this was last year, okay? Pero so ngayon ay tapos na yung kanilang apartment. At ito ay 8-door apartment. Yun yung bahay nila, kung makikita ninyo, yung bahay nila yung tapos na, so naging 4-door apartment na yan, tapos 8-door apartment naman ito. At yung makikita nyo dito sa likod, yan yung eskwela mismo. So may market, no? Antayin lang talaga natin na mag-back to normal. I think even nga hindi mag-back to normal, mayroon naman talagang market dyan. Kasi nung tinanong ko siya kanina, mayroon na daw nagpapareserve. Okay? Yan na ang finished product ngayon. Hindi ba? Nakaka-proud? Ako talaga, every time na nagkakaroon ng mga ganitong stories, na base lang sa in-advise ko, base lang sa mga sinabi ko, ay sumunod sila at nagsumikap, no? Wala akong singkong duling na ibinigay to assist them, ay nakagawa sila ng kanilang rental property. Oh, what do you think of this? Pusuan nyo naman ang ating video kung kayo ay na-inspire. O lagyan nyo naman ng heart o kaya ng wow para naman maramdaman ko na kayo ay with me pa rin sa ating Facebook Live na to, no? Sa ating Usapang Pera Live. So yan na yung kanilang apartment, 'di ba? Nakaka-inspire siya. So yun, and nagpa-bless sila nito lang. Ayan, no, si Father nagbe-bless at papakita natin yung ibang mga ano, no, ibang mga pictures. Ang kulit ni Milo. Ayan, si Shanri at ang kanyang mga pinsan. Ayan, okay. So sabi ni Celia ay Cecilia, ang galing daw. Yes, no, nakaka-inspire talaga. At sabi naman ni Jesseline ay wow, oh, totoo naman, no, ganyan, nakaka-wow talaga. At meron pa kanina mga ang bilis ng mga ano, no, ng mga comments. Ito, may mga nagsasabi din ng sana all kanina. Ayun. Sabi ni Delia, sana all. Ayan, nakakatuwa, di ba? So, pagpatuloy natin ang ating presentation. So, yaan. Nagpa-bless sila. Ayun. Hindi ako na-invite. De, joke lang. Kasi social distancing, eh. Nasa Isabela po ang kanilang property. Siyempre, hindi pa naman tayo pwedeng kumunta doon. At yan po ay magpapamilya, ha? Kaya hindi sila naka-mask. Okay. So, how they did it? How did they
do it? No? Ano ba yung ginawa nila at kaya ba natin itong tularan? Kasi sa totoo lang, no, ito yung lagi kong sinasabi. Kapag tayo ay kapag tayo ay may nakikita ng mga ganito, marami ang mga sasabihin na naiinggit ganyan at hanggang doon na lang, hanggang inggit na lang. Para sa akin, natural na mainggit tayo. Pero sana yung pa-inspire tayo na ganun, instead na i-pull down natin yung mga yon, alam niyo po yung ginagawa ko? Aaminin ko na kinaiinggitan ko. Tapos, ang gagawin ko ay itatanong ko kung ano yung ginawa nila and whether yung ginawa ba nila ay kaya ko ding gawin. Kasi doon naman yun eh, at the end of the day, doon naman yun magbibilangan, di ba? And hopefully, itong mga to na nabigyan ng blessings katulad ni Ate Sheila, ay isha-share nila kung ano yung ginawa nila para ma-duplicate din ng iba, di ba? Basta huwag naman tayong maging competitor na kung nagpatayo ako ng apartment dito, tapos ba, tinabihan mo talaga ako, di ba? Maggawa tayo ng mga businesses na complementary. So kung siya, nagpatayo siya ng apartment dyan, baka dun sa probinsya nyo, huwag nyo naman siyang tabihan, di ba? So yan yung ating lesson dyan, lesson learned. Okay, so how did they do it? Okay. They chose simple living. Ako, very ano talaga ako dyan. Witness ako. Kasi ito ko si Sheila, matipid yan, di ba? At hindi sila magharbo, yun. Nung kabataan pa namin eh, si Sheila, si Manang Sheila kasi ay sa Kawayan, Isabela siya. Tapos ako ay sa, kami lumaki sa Madela, Quirino, nung mga probinsya talaga sa bundok-bundok. Tapos nagsusulatan kami, wala pang email, no? Nagsusulatan kami. At alam ko talaga na siya ay she wants simple living, no? Ayaw niya ng magarbo. So, yun. Tapos, kumuha sila ng loan to finance yung training ng kanyang asawa, si Noel. Siguro alam niyo na kung kanino sila humiram noon, di ba? So, nakahiram po sila sa akin at pinondohan yung mga trainings na kailangan ni Noel para tumaas yung rank ko niya bilang seafarer. Di ko alam kung ano na siya ngayon, no? Basta alam ko, sabi niya, ayoko na yun, nagtutuktok ng whatever doon daw sa barko. So, I'm guessing hindi na siya doon ngayon. Baka nandun na siya sa engine or whatever. May ano pa sila sa akin, no? Kailangan pa nilang, at tagal-tagal na naming nag-schedule na bibisita sila sa bahay, pero hindi talaga magtagpo ang aming mga schedules kasi sobrang busy. Inabutan na ng pandemic. Ayaw papigil talaga ni Milo. Ano? Okay. Ang ginawa din nila ay yung increase in income na nakuha ni Noel nung siya ay na-promote na, ito ay sinave nila at in-invest. So ano yung key doon? They maintained their lifestyle. Hindi porke tumaas na yung income nila, ay itinaas na rin nila ang kanilang lifestyle. Okay? Well, in the beginning, medyo may pagkaganon eh. Buti na lang kamag-anak ako, di ba? At buti na lang nag-seek sila ng advice sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga kamag-anak ko ay nagsisik ng advice ko at nakikinig sa akin. Alam niyo, may hugot doon, hugot, di ba? Okay, so at si Sheila at si Noel kasi talaga ay they listen. At may signs na eh, na di ba, ang una nilang pinatayo ay malaking bahay na hindi kumikita. And we transform that into something earning, di ba? So how comfortable are you in letting go of small luxuries now so that you can save and invest earlier and therefore you can retire earlier? Kasi syempre ang goal nilang dalawa ay, sa totoo lang, sino bang gustong magmarino, di ba, na laging wala sa kanyang mga mahal sa buhay? So kung magkakaroon ng negosyo or trabaho dito tapos may passive income na pinagkukunan, why not, di ba? So from that, bumili sila ng lupa tapos nag-construct na sila ng kanilang apartments. So ang una, kinonvert yung bahay into an apartment, and then pangalawa ay ito nga, kakatapos yung kanilang 8-door apartment. O, di ba? Nakaka-inspire? Tama ba? So, sana ay nai-inspire kayo sa ating mga sa kinukwento ko ngayon. Kasi, Diyos ko, mahirap mag-collate ha? Mahirap maghanda. So, magkano yung kanilang pinaghandaan? Okay, so tignan natin how much. Yung construction cost ay 3.4 million pesos.
Yung total monthly rent ay 5,500 pesos per unit. So per month, ang kanilang rental income ay 44,000 pesos. Imagine mo, actually ako ha, tinitignan ko yung 44,000 pesos tapos nasa Kawayan Isabela ka, marami na yun. At passive income yan ha, yung nangongolekta ka lang kada buwan. So pwede ka pang gumawa ng ibang mga sideline, di ba? Para dagdagan yun, di ba? So maganda siya na ginawa. Tapos, so kung i-compute natin ang kanilang return on investment, that is 3.4 million divided by 44,000, that is around 78 months or 6.5 years. So ibig sabihin, yung 3.4 million ay mababawi nila ito within 6.5 years, which is better than my limit na 8 years, di ba? So the sooner na makuha mo yung return on investment mo ay the better. So sila 6.5 years lang. So magkano yung ano natin dito? Magkano yung target na return on investment nila? So that is the return on investment is 100% divided by 6.5 will give us around 15% per annum. So yaan yung rate of return ng investment ni Sheila at saka ni Noel. Kaya, ayan, ang picture ni Ate Sheila. Siya ang ating emperador for this episode of Usapang Pera Live. Si Ate Sheila Foronda, palakpakan natin. So, very good ang kanyang naging role, di ba? Kasi si Noel ang nag-earn ng money, pero siya ang namahala together. Silang dalawa, nagde-decide sila together. Hindi yung parang, oy, papadala ko, bahala ka na, hindi ganyan. Pinag-uusapan nila ano yung gagawin sa pera, ano yung goals, at together, they build their dream. Okay? So, housewife, online entrepreneur, so kapag hanapin nyo po yung kanilang, ano, no, yung kanilang, ano tawag dito, profile sa Facebook ay makikita ninyo na siya ay nagbebenta ng mga kung ano-ano. So, maabilidad talaga. At I'm sure, maraming mga Pilipino ang makaka-relate sa ganito. Okay? So, congratulations, ate, no, for you. Ikaw ang ating emperador ngayong Facebook Usapang Pera Live. Okay? So, sana ay na-inspire kayo, no? So kung meron kayong mga gustong itanong sa akin, of course, open pa rin ang ating hashtag AskSirVince. And you can use the hashtag at lilikumin po yan ng mga researchers natin, ng team natin, at para makita kung ano yung mga kadalasang tinatanong ninyo, at yun yung gagawin natin ng Facebook Live. Okay? So, okay, that is commandment number one. O, punta naman tayo sa commandment number two. So, you shall plan for retirement early. And that means you have to write down your financial plan. Hindi po pwedeng nasa isip-isip lang yan. Kailangan ay naisusulat siya. Okay? Bakit? Kasi kapag naisusulat natin siya, mas nai-internalize natin at mas nagkakaroon tayo ng commitment at ng drive para gawin yung mga isinulat natin. Okay? So, yun yung technique na gagawin, no? Tapos, ako, sabi ko nga, we started our financial planning when we were 23 years old. At yun, makikita nyo po kung paano gumawa ng financial plan, no? Dito sa my aking, ayan, dito sa aking left side. So, financial plan, may steps po tayo dyan. And if you want to learn how to make a financial plan, go to my Facebook Messenger at mag-send kayo ng message doon. Ang keyword ay financial plan. Kapag na-send nyo yung word na yan, financial plan, lalabas yung mga resources online, SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ang ating money in, money out, at makakatulong yan kung paano tayo makakagawa ng financial plan. May mga reading materials and videos din tayo na pwedeng mapanood at mabasa to guide us in making our financial plan. Okay. Number three,
you shall have a house. Okay. So ito mo picture nyo, nakikita nyo dito, parang oh my God, ang ugly-ugly naman yan, di ba? But that picture is actually our first property. Yan po yung nirenovate po eh, nung picture na yan. Maximum, yan no, ay, kasi ganun din, I was 26 years old nung pong naipatayo namin yan. And clearly, hindi talaga siya dream house, di ba? So ang ginawa po namin ay yung bahay, 4 units siya. So dito kami sa likod, dito sa right side, sa second floor, dyan kami tumira. Tapos yung tatlong floors, yung tatlong units ay pinarentahan namin. Okay? So at 26 pa lang, meron na akong, meron na kaming rental property. But when you retire, this is one thing that you should prepare for, a house. Because a house is a basic need at ito ay nagbibigay sa atin ng sense of security, dahil hindi po maganda na nakikitira tayo, and of course kapag mayroon tayong bubong na tinutuluyan, that makes us safe, no, in our life. Okay? At ang measure po na ginagamit ko dito, dapat po ay nasa 30 square meters per person yung size. So kung meron kang partner, yung bahay ninyo, sana ma-attain natin mga nasa 60 square meters when we retire, so that we have a little bit of space to move, no? At hindi naman yung masyadong maluwang na maluwang. Well, decision nyo yun. Ito ay ano lang, suggestion lang, no? And when we build our house, dapat ito ay maximum na 3 years lang ng ating salary. At hindi na tayo doon lalagpas, okay? Kasi pag naglalagpas tayo doon, masyado nang magarbo, baka may ego component na yan. Baka meron kang gustong patunayan or something, no? Ayan, makikita nyo ngayon, ito, yan yung picture kanina, pinadiretso na namin, finally. So yung 4 units ngayon ay, yan na yung 12-unit apartment na pinaparentahan natin sa Sampaloc, Manila. Ang daming wires, di ba? Kakaloka. Tapos yun po, nakikita yung side dito, may construction. Kinoconstruct po natin yung second building na nakatabi po nito. At hopefully matapos siya next year. 14 units naman po yung dyan sa kabila. Okay. At ito po yung Marzan 1 na tinatawag natin. Okay? Number 4, you shall have a budget for basic needs. So, food, clothing, utilities. At dapat kapag nag-retire tayo, maglalagay din tayo ng budget para sa ating tagapag-alaga. No, kung nakikita ko yan. Kasi yung parents ko, for example, ay talagang hindi po pwedeng sila lang. Dapat mayroon talagang extra hand na tutulong sa kanila. Hindi kasi tayo katulad sa mga developed countries na very convenient ang mga bagay-bagay, no? Sa atin, medyo mas mahirap. Kaya kailangan talaga ng helping hand. That's why you have to make a provision for that when you retire. Okay? Tapos yun, of course, ang medisina din ay napaka-crucial niyan kapag tinignan natin yung ating budget. Okay. And to give you an input on how to make budgeting, I would like to show a video for you para makita natin, no, ang budgeting rules. So, panoorin natin ito at mag-enjoy. Uy, ayaw mag-play. Bakit ayaw mag-play? Okay, sandali lang po ha. At nagkakaroon tayo. Sabi ko nagkakaroon tayo ng technical difficulty. Wait lang. Season 1, Episode 8. Hanapin natin ang file na yan. Okay. Let's try this again. Kasi I think very important na mapanood natin ito para magkaroon tayo ng idea on how we do budgeting. Okay. Ayaw talaga niya mag-play. Anyway, sige. So let's just continue with our discussion. No? Sabi ko nga sa inyo, bago itong aking ginagamit na system ngayon at ako yung medyo naninibago pa. No? Okay, let's just go back to our PowerPoint presentation.
Yan. So that's the budgeting rule. So magkwentuhan naman tayo ng kaunti. Magbigay naman po kayo ng inyong comments sa ating comment section. Saan kayo nahihirapan sa budgeting? At dun sa nahihirapan kayo sa budgeting natin, baka pwede ninyo, baka makatulong ako at makita ko kung saan kayo nahihirapan, no? At mabigyan natin yan ng mga suggestions. Okay. So yan, plugging lang po ulit, kung mayroon kayong, kung interesado kayong bumili ng aking libro, pwede po kayong pumunta sa Vince Rapisura Messenger at mag-type doon ng book at doon po ay makikita na ninyo ang ating order form and you would be able to order the book. Okay? So, yon. Okay. Ano pa? You shall have a pension or passive income. So, this is the commandment number 5. So, dapat nagko-contribute tayo ng maximum sa SSS and pag-ibig natin, no? Para, because this will really help us in our retirement. Be careful when buying pension funds. Sabihin ko lang kayo ng warning, ha? Kasi yung returns nito ngayon, kapag ngayon po kayo bibili, medyo mababa dahil po sa commissions at saka hindi rin maganda yung market, okay? So for me, kung pension or passive income yung ating tinitignan, go for rental, katulad ng ginawa ni Sheila, go for treasury bills, rural bank, time deposits, and share capital in strong cooperatives. So yan yung mga options ko for pension. So makikita nyo talaga, ang pinipili ko ay yung mga financial products na safe at saka hindi talaga volatile, no? Talagang napapreserve at may security in terms of the capital. Okay. So, dito lang, no? Gusto kong ipakita sa inyo, ito yung ating, projected monthly pension if I retire on 2038. Okay? So, 2038 ang projected ako. I'm 60 years old na. Oh my God! Ang konti na lang noon na. 2020 na. Okay. I will be 60 years old by that time. At ang projected na monthly with the current contribution that I'm giving to SSS ay 12,620 pesos. Okay? You might be curious kung saan ko nakuha ito. Mayroon actually retirement estimator sa website ng SSS. Pwede po kayong pumunta doon at ilagay niyo yung information ninyo and then you would be able to see your projected na monthly pension. Okay. So if you are interested to use an online facility to remit your SSS contribution, ang SEDPI po ay accredited agent ng SSS. So, pumunta lang po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at isend nyo ang term keyword na Remit SSS at nandun na po yung madaling paraan para tayo ay makapag-remit ng ating contribution. So, ito naman ay ang ating pag-ibig contribution, no? Galing ito sa aking virtual pag-ibig account. So, yan, nakikita nyo ang aking employer ay Ateneo de Manila University. So, sila ang nagbabayad ngayon for my pag-ibig 1. So, pag-ibig 1 po ito, makikita ninyo ang total employee share na naibigay ko na ay 35,000 pesos. Ang total employer share naman ay 20,440. So, ang total number of contributions na naibigay ko na ay 217. At ang total savings ko ngayon, kung makikita ninyo, ay 87,000 pesos. At ang dividend ko ay 32,000 pesos. So, simula yan noong May 7, 2000, nung ako ay first na nagbigay ng contribution. At ito, actually, ang isang sikreto dito, no? Yung P1 natin sa pag-ibig, this is actually going to mature in 20 years. At ang rule, mas mataas ang returns ng MP2 kaysa sa P1. So ako, ang gagawin ko,
Wiwidrawin ko ngayon yung aking P1 at ililipat ko sa MP2 dahil mas malaki yung kanyang kikitain doon. Pero ipagpapatuloy ko pa rin na maghulog doon sa P1 ko, no? And just this is just to accelerate ng kaunti, no? Half a percentage point lang naman usually yung magiging gain natin dito. Pero every increase in income counts, lalong-lalo na if we are going to consider time, okay? The time element. Okay, so ito naman yung aking MP2 savings, no? So ayan, meron akong 5 accounts. At ang ginagawa ko dyan ay kasi usually may nagmamature every year at niro-roll over ko lang siya. So every year nagro-roll-yo-roll-yo kasi 5 years yung 5 years yung maturity ng Pag-IBIG, ng Pag-IBIG MP2. So kaya yun yung ginagawa ko. And I like it that way kasi at least every year mayroon akong aasahan na magmamature at hindi ko kailangang i-terminate lahat or hintayin lahat. At meron akong 1 year worth na pwede kong kunin. So if I'm feeling na gusto kong gamitin ito, pwede kong gamitin for that year, di ba? So kaya you can also do that. And of course, SEDPI is also an accredited agent of Pag-IBIG. So punta rin ulit po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo ang remit Pag-IBIG. Tapos dyan po ay makukuha na ninyo yung instructions on how you would be able to remit. Okay? So number 6 commandment. You shall have appropriate insurance coverage. And this means mayroon kang coverage for preventive and maintenance once you retire, okay? At we have to be very careful on this because marami yung mga nag-over-insure ngayon pa lang dahil sobra silang natatakot in the future, no? Okay lang po yan na kapag tanda natin, doon tayo bibili ng ating health insurance, lalong-lalo na kung ang ating mga employers ngayon ay mayroon namang ibinibigay sa atin na benefit for health and life insurance, okay? So yung health insurance natin dapat ay mas malaki yung coverage niya for emergency care. And this is what I would like to emphasize. Kapag retirement age ka na, usually wala ka ng dependents. So you no longer need life insurance. Because ang life insurance, ang primary purpose niyan is income replacement so that your dependents will not have to worry economically or financially kung may mangyari sa'yo, no? So when your children are already above 21 years old, hindi na sila dependent, therefore you no longer need life insurance. So kaya ngayon pa lang ang kabataan natin, umiwas na kayo sa mga whole life insurance at saka dun sa mga insurance na sasabihin nila na ay covered ka hanggang 100, covered ka hanggang ganitong age. In fact, baka mas maaga pa nga, baka 55, hindi mo na kailangan. Kasi by the time na 55 ka, yung bunso mo ay graduate na ng college, 22 years old na siya, hindi mo na kailangan ng life insurance. Okay? Number 7, you shall get out of bad debt. So, dapat wala kang consumer debt. Wala ka ring pautang dahil sa naaawa ka. Okay, so ngayon pa lang i-practice mo na yan. Kasi kapag nalaman nila na nagre-retire ka, Diyos ko, ikaw ang lalapitan nila sa kanilang mga pangangailangan. So you should learn how to say no respectfully and lovingly na hindi sila nasasaktan, hindi nasasacrifice ang financial security mo, at walang maaagrabyado, di ba? Nagiging honest ka sa kanila. Okay? Huwag magpautang sa mga mahirap singilin at saka kung ikaw mismo wala kang kakayahang maningil, huwag kang magpapautang. Kasi kapag yung retirement fund mo ang ipinautang mo, therefore, yung iyong retirement, yung buhay mo naman, yung maaapektado. Tapos, kung meron kang credit card balance, dapat ay nababayaran mo yan in full. Wala dapat na iiwan, okay? Kasi ang credit card, ang gamit niyan ay for convenience and for security, hindi yan source of utang. Okay? So ngayon pa lang, i-practice mo na yan para pagdating mo ng retirement age, wala ka ng utang. Okay? Okay, if you want to join our group sa Facebook, meron po tayong Usapang Pera group. Join po kayo doon. May mga mentors tayo na pwedeng magbigay ng linaw sa inyong mga katanungan. Okay, number 8,
you shall be independent. So, makikita nyo sa picture na to, di ba? Namamasyal yung lolo at lola at silang dalawa lang, di ba? Dapat ang iiwasan natin ay maging financial burden tayo sa ating mga family members. At sana tayo yung nilalapitan nila pag kailangan nila ng words of wisdom at saka tayo ay nakakapagbigay sa kanila actually ng suporta, no? So beyond our retirement fund, mayroon pa tayong ability to help them. So ang goal dapat talaga kapag tayo ay nag-financial retirement or nag-retire ay independent tayo. Okay. At kaya yan, no, makikita nyo dito si Tita, si Miss Tina at saka si Tito Edgar, mga retirees na po sila, but they are doing a wonderful job in helping out overseas Filipino workers. Sila po ay mga board members ng SEDPI at mga tinitingala ko, I treat them as my second parents, no? At yan, nilalagay ko lang sa kanila kasi gusto magpupugay para sa kanila na nag-retire pero hindi nakakalimot at nagbabalik pa rin sa community. Ganon din ang aking favorite nanay, no? Si Mother Lalay, si Leila Rispens Noel, nabigyan po siya ng award ng Gawad ng Pangulo noong 2018, no? For her work also for the overseas Filipino workers. Si Miss Tina Tito Edgar naman ay nabigyan bilang Ashoka Fellow. At yan ay isang parangal para sa mga social entrepreneurs all over the world. Okay. Number 9. Okay. Ito yung ating 9th commandment. You shall fix all inheritances before you die. So, i-avoid natin yung conflict among family members kapag tayo ay inayos natin ito bago pa mamatay. In fact, I think this is going to be a very good way of coping, no? Paghandaan na natin kasi talaga namang ano, no, this eventuality will happen. So ihanda na natin yung sarili natin by talking about it and huwag na natin siyang katakutan, okay? So what if bukas mawala na siya? Ready ba tayo sa mga paghahati-hati ng mga yan o baka mag-away-away pa? So bago pa mangyari yon ay kausapin mo na yung family members mo at sabihin mo na, oh, ito para dito, para dyan. Maganda nga kapag nailipat mo na bago pa kayo mamatay dahil kaya mo pa, may power ka to do it when you are still alive, no? Ang technique na pinapagawa ko dyan usually ay tinatawag natin na usufruct, which means we transfer the ownership of the asset but we retain the rights to the assets. Okay? So sa kasulatan, naipamana mo na, pero yung benepisyo nung ari-arian na yan habang buhay ka ay sa'yo pa rin pumupunta. Ang tawag doon ay usufruct. Oh, word of the day, usufruct. So, yun, no, kailangan na nating paghandaan talaga ito. So, you shall fix all inheritances before you die. Ang iyong mga huling habilin ay gawin mo na. Okay. You shall leave a legacy behind and have lots of fun. That is number 10. Pero sa totoo lang nangyayari kasi, kaya natatagalan at nahihirapan sa retirement ang marami dahil nauuna yon, no? Nauuna yung having lots of fun. Diba? Kaya nahihirapan yung mga Pilipino to go and prepare for retirement. So, dapat ang gagawinin natin ay pay now, which means you save and invest now, and then we can play later. Because if we play now, which means we spend now, then we will have to pay later, which means kailangan pang magtrabaho. And ang lagi kong sinasabi ay to be able to reach retirement the fastest, you have to practice delayed gratification. So delayed gratification is the perfect way of describing savings and investment. Kasi yung delayed gratification, nag-iipon ka at nag-i-invest ka para sa future mayroon kang ma-enjoy. Kaya nga tawag siya na gratification, gratifying siya, 'di ba? Yun yung dapat lagi nating inilalagay sa isip natin na nagse-save at nag-i-invest tayo para gumanda ang ating buhay sa lalong madaling panahon. So it would only take a few years of sacrifices before you can go into that. Pero dapat talaga matinding disiplina ang gagawin mo, no, sa iyong buhay.